Samantala, dumoble ang naitalang rockfall o pagbuga ng malalaking tipak ng bato sa Bulkang Mayon. Kaya naman muling pinangambahan ang pagputok nito na huling nangyari dito lang 2018. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Kita ang crater glow na ito sa Bulkang Mayon kaninang 4:40 ng madaling araw. Saglit na lumitaw ang magma sa crater ng bulkan pero nawala rin sa huling monitoring ng FIVOX kaninang alas 5 ng umaga. Makapal na usok pa rin na hanggang 200 metrong taas ang ibinubuga ng Bulkang Mayon simula pa nitong weekend. Dahil sa kapal ng lava dome, 79 na rockfall events o pagbagsak ng mga tipak ng bato mula sa bulkan ang naitala ng FIVOX. Halos dumoble yan kumpara sa 49 lang kahapon. Ayon sa FIVOX, posible pang madagdagan yan kung patuloy ang pagkapal ng lava dome. Huling pumutok ang Bulkang Mayon noong 2018 at dalawang senaryo raw ang nakikita ng FIVOX sa muling pag-alboruto nito ngayon. Yung unang senaryo, yung posibleng baka bumibuelo lamang po siya. At baka magkaroon tayo ng major eruption na gaya nung nangyari noong 2018. Kalawang senaryo po, baka po hanggang ganito lang. Yung relatively tahimik na paglabas ng mga volcanic materials. Nangyari na po ito noong 2014. Halos wala yung mga pagputok na nangyari at instead tahimik na paglabas lang ng mga bato at lava. Dahil sa pag-aalboroto, nakataas pa rin ang alert level 2 sa Bulkang Mayon. Ang pinangangambahan natin dito ay yung patuloy na paglaki at pagguho ng lava dome. And ito nga, nagkakaroon ng mga pagguho in the form of itong mga rockfall events. Ang binabantayan natin ay kung baka po may mga tao dun sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone na maaring tamaan itong mga bumabagsak na mga bato na ito. Patuloy pa rin ang abiso ng FIVOX na bawal pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Ang Albay Public Safety and Emergency Management Office nag-abiso rin sa mga magsasaka na lumayo muna sa bulkan. Nag-issue na rin ng notices to airmen ng Civil Aviation Authority of the Philippines para sa lahat ng aircraft na umiwas muna sa Bulkang Mayon. Pag alert level 2 po, dapat malayo talaga yung aeroplano. 10,000 feet above the ground, hindi sila pwede lumipad dyan. At doon sa mga kababayan naman nating malapit doon sa lugar ay 6-kilometer radius po, hindi sila dapat dumikit doon sa bulkan. Gagayin naman po sila ng ating mga airport personnel dito sa tower kung saan sila pwedeng dumaan. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Patuloy ring binabantayan ang FIVOX ng Bulkang Taal na kasalukuyang nasa Alert Level 1. Nakapagtala ng isang volcanic earthquake sa bulkan kaninang alas 5 ng umaga. Nasa 2,000 metro rin ang taas ng binubugang usok habang halos 10,000 tonelada ng asupre ang inilalabas ng Taal. Nagdudulot yan ng volcanic smog o fog. Masama yan sa kalusugan kaya pinapayuhan ang mga residente sa paligid ng Taal na iwasang lumabas ng bahay at magsuot ng face mask. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging ulit at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.